Welcome back mga idol dito sa ating channel Aljan TV. Kung bago pala kayo dito sa ating channel, don't forget to subscribe pa kahit na rin ang ating notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na ating pinupost kagaya po nito. For today's vlog, pag-usapan po natin ang baggage. Okay, marami tayong nareceive na message regarding po dito sa baggage, sa hand carry, ano ba ang allowed at saka kung ano ba ang pwede nyong ilagay sa inyong mga hand carry, ano ba ang pwedeng dalhin kung kayo ay uuwi sa Pilipinas or di naman kaya kung kayo ay magbiyahe. Okay, lagi ko pong sinasuggest na sa bawat mga kababayang umuuwi, kailangan alamin nyo po ang inyong allowed or allocated kilo ng inyong mga bagahe sa inyong ticketing airlines kung kayo ay bibili. Make sure na kung kayo ay uwi, kung ano yung binibigay ng airlines, ng ticketing agency na kilos, ay yun lang po ang inyong dadalhin. Kasi medyo mahal po kung kayo ay mag-excess baggage. Kung meron kayong extra amount na pera, pwede kayong bumili ng baggage allowance doon sa mga airport bago kayo makapag-check-in. Pero kung wala naman, sayang yan. Better po na ipakilo nyo yan dyan sa inyong mga bahay para saktong-sakto po talaga ang inyong mga daladalang bagahe, lalong-lalo na po yung inyong hand carry. Okay, so bago kayo mag-flight, bago kayo pag nabigay na sa inyo yung ticket, alamin nyo kung anong airlines niyan. Through airline mismo, pwede nyong makita kung ano yung kanilang mga ina-allowed na mga items na pwede nyong dalhin. Mostly, pare-parehas lang naman po yan sa lahat ng airport kung ano yung allowed at saka non-allowed sa hand carry at saka sa baggage check-in po natin. So, alamin po natin yan. Halimbawa, magbigay lang po ako ng example. Meron pong ikaw ay nagbabiyahe through Emirates Airlines. So, bisitahin nyo po yung website ng Emirates Airlines. Okay, punta lang po kayo sa Emirates Airlines website, yung legit po na website. Check nyo po yung baggage counter nila na menu, makikita nyo po kaagad yung kilo ng inyong mga bagahe. Okay, sinasabi naman po yan sa mga ticketing agency. Minsan po hindi makalimutan nating itanong at hindi natin alam kung ilan ba yung kilo na dapat nating dadalhin kung tayo ay uuwi or magbabiyahe tayo. Pero mostly mga kabayan, ang baggage po ng isang pasahero is allowed lang po niya ng 7 kilogram for hand carry po yan. Tapos, mostly sa economy class po yan. Pero, okay, kadalasan po sa mga airlines, usually ang binibigay nilang mga bagahe for check-in baggage is 43 kilos. O di kaya naman 46, pero yung 46 na yan, hindi po yan sa isang bag lang. Kailangan po hatiin po yan into 23. So magiging dalawa po na 23 pag kayo ay mag-check-in ng inyong mga bagahe. So kailangan lang po huwag lumagpas. Example lang po dito, yung Emirates Airlines, makita nyo po ang kanilang check-in baggage. Makita nyo rito is meron silang 23 kilos, pero depende pa rin kung class of travels. Pero mostly sa economic class, special saver at saka flex, flex plus, merong different kilos po siya. Pwede rin po kayong bumili ng additional baggage, yun nga lang po merong kamahalan. Pero better po talaga na kung kayo ay uuwi, kailangan saktuhin nyo lang po ang inyong bagahe. Like sinasabi po dito, 2 piece of 23 kilo each for saver, flex, and flex plus. So bago kayo magtanong, bago kayo umuwi, tanungin nyo muna sa inyong ticketing agency kung anong klaseng, airlines po yung inyong sasakyan. Tapos i-double check nyo po yan ng inyong mga baggage allowances doon sa kanilang website. So dito sa Emirates ang nakita ko ay 7 kilogram for hand carry. Tapos 23 kilograms, 2 pieces po yan sa baggage. So ito po yung makita natin sa kanilang baggage section. Yung cabin, yan po yung hand carry, which is sa economy class is meron kayong 7 kilogram lang po na hand carry. Mamaya pag-usapan po natin kung ano yung mga allowed at saka not allowed sa cabin or sa hand carry at saka so, doon sa check-in baggage niyo po. Pero mostly nakikita niyo po yan dito sa baggage mismo na rin. Kung ano ba yung ina-allowed nila at saka kung ano yung pwede nyong dalhin. If ever,
Kagaya ng sinabi ko po, pwede kayong mag-purchase ng baggage pero may kamahalan po yung per kilo po niyan. Halimbawa, meron silang ino-offer na mga prices for different kilogram pero mahal po yung bayad. Kaya ibig sabihin po, kung kayo ay mag-travel, kailangan lang talaga na sakto ang inyong ang bigat ng inyong bagay ayon sa binigay ng airlines at saka ng ticketing agency regarding po sa inyong allowances ng baggage. Okay. So, meron din pong extra check on baggage. May mga bawal. Pwede nyo pong i-check dito kung ano yung mga bawal, kung ano yung mga importante nyong gagawin. If ever meron kayong meron kayong kailangan i-double check, i-check nyo po yan sa website mismo ng airlines kasi updated naman po yan. Okay. Okay, nasa Kuwait Airways naman tayo. Kung kayo ay babiyahe, lulan ang Kuwait Airways, Kuwait Airways, meron din po silang baggage corner sa kanilang website, which is makikita nyo po kung ilan yung kanilang ina-allowed. Sa check-in baggage dito, makikita po pag economy class kayo, two pieces po ng 23 kilogram din po. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Mostly, halos iisa lang po yung binibigay na baggage allowance ng lahat ng airlines. Usually, nasa 46 kilo po yan plus 7 kilo po ng hand carry. So, makikita nyo po dito sa Kuwait Airways, ang kanilang economy class is 2 for 2 pieces for 23 kilo. Yung 46 kilos, mga idol, hindi po kailangan sa isang bag lang yan. Kailangan kumuha kayo ng dalawang bag para separate. So, 23 kilos po yun per bag. So, total of 46. And then, yung inyo namang hand carry or yung pre-carry on baggage is the same, 7 kilo po siya. Ayan, makita nyo po. One piece not exceed of 7 kilo. Make sure lang po na ang inyo mga daladalang hand carry at saka yung inyo mga check-in baggage ay sakto yung timbang bago kayo pumasok. Kailangan nyo pong timbangin yan. Meron naman pong timbangan sa bawat airport. Kailangan nyo pong timbangin yan para pag nagpa-check-in na po kayo, wala na pong aberya pag kilo automatic. Wala na pong maraming chichibriche. Wala na pong dapat ipabawas sa inyo kasi sumobra. Kahit konti lang pong sobra niyan, may mga airlines po talaga na mahigpit sila sa kanilang baggage allowance. So, make sure na kung ano yung inaalat na or kung ano yung binibigay sa inyo ng airline company at ng ticketing company, ayun lang din po yung inyong dadalhin sa inyong hand carry at saka sa inyong check-in baggage. The same, kung meron kayong gustong alamin regarding po kung ano yung mga allowed, kung ano yung kung kailangan po talaga na mag extra baggage, merong mga bagay na kailangan importanteng dalhin nyo po, pwede nyo po siyang magbayad ng excess baggage. Yun nga lang po, meron siyang kamahalan. Dito, nakikita po natin, 25 kg, 20 kg, 30 kg. So, mahal po yun kung gusto nyong, kung merong excess baggage charge, depende sa dimension. Mas mahal po talaga kung merong excess na kilo ang inyong mga bagay. So, magandang sakto lang po. Sayang din yung inyong binabayad. Again, yung mga do and don'ts or yung mga allowed or not allowed na ilagay nyo sa inyong hand carry or sa inyong check-in baggage, alamin po natin yan maya-maya. Dito nyo rin po yan makita sa mga airlines kung saan kayo sasakay. So, always check bago ka mag-flight. Always check nyo po yung mga airlines company sa kanilang website kung ano yung mga ina-allowed na dadalhin sa inyong hand carry or sa inyong check-in baggage. So, andito na tayo. Ito naman usually yung mga sinasakyan, Emirates Airline, Kuwait Airways. Now, check natin yung Qatar Airways kasi madalas dito rin sumasakay yung ating mga kababayan. Okay, nasa Qatar Airways na rin po ako ngayon sa kanilang baggage allowance section po sa kanilang website, which is qatarairways.com. Meron din po dito, kung kayo ay sa check-in baggage, kailangan lang po nila ng dalawang pieces din po na 23 kilogram. Okay, so, di ba kagaya ng sinabi ko po, usually, yung mga airlines ay isa lang po halos yung kanilang standard regarding of baggage. Yung 43 kilo per person, tapos 7 kilo naman para sa hand carry or hand luggage. Okay, yung 2 pieces, kailangan nyo po yung i-separate ng 23 per kilos para automatic po yun, 46.
So hindi po kailangan ng sa isang bag is ano po siya, bumibigat po siya ng 46. Kailangan po hati po yan and 223. Okay, so 2 pieces for 23, tapos 1 pieces po for hand carry. The same po yan sa Qatar Airways. Okay, kung ano yung mga allowed, kung ano yung hindi allowed, baggage guideline, lahat po yan makikita nyo sa kanila website. Ayan, makikita rin natin dito. Andito na tayo, liquid and gels and hand carry. You may carry liquid gel space or aerosol and containers up to 100 ml. Pero pag sumobra po ng 100 ml, hindi na po yan nila kukuhanin po yan. Cannot be accepted even if it's fairly felt. Your containers, you must carry transparent, resealable quart or letter size bag no longer than 20 to 20. So guys, sa mga magdadala po ng mga liquids, lalo na sa inyong hand carry, sa hand carry po yun ha, make sure na yan ay below 100 ml. Kasi pag sumobra po yun ng 100 ml and up, inaano na po nila yan, kinukuha at hindi nyo po yan madadala. Ito po ay sa mga hand carry lang po. Kung meron kayong 100 ml and up, ilagay nyo po yan sa inyong check-in baggage. Hindi po yan nila tatanggalin doon. Okay, sa hand carry lang po sila mahigpit na 100 ml lang po talaga. Kailangan po tanggalin nyo po yan sa inyong mga hand carry. Okay, meron akong check dito which is Philippine Airlines regarding po doon sa mga allowed at not allowed. Parang accurate na rin ito sa lahat po ng mga airlines. So ipapakita ko po sa inyo. Okay mga idol, ano ba ang mga restricted items na hindi nyo dapat dalhin or hindi nyo dapat yung hindi nyo dapat ilagay sa inyong mga bagahe kung kayo ay uuwi sa Pilipinas. Of course, items are not allowed as hand carry on check-in or check-in in your baggage. Ito ay hindi po allowed sa hand carry kahit po sa check-in ng inyong mga bagay. Yung may mga rechargeable na na battery at saka greater than 160 watts hours. Ayan, small vehicles powered by lithium batteries, hindi po yan allowed. Of course, alam nyo naman yan. Okay, tapos yung mga ayan, mga flammable, hindi po yan allowed na dadalhin. Pero ang allowed naman sa ating lithium batteries, allowed for hand carry only, is yung mga rechargeable na laptop, iPads, mobile phones, yung iPads, cameras, at saka yung power banks, allowed po yan. Non-rechargeable battery, pwede po, siya, less than 2 grams of lithium, A4 size, pwede po yan siya. Tapos, yung sabing, yung gold or di kaya yung mga perfume sinabi ko na kanina, no, kailangan po 100 ml lang po below para ma-hand carry nyo yan. Pero pag tumaas na po yan, ilagay nyo po yan sa check-in luggage nyo. Yung mga gold, kung sa pera naman, merong mga airlines na alamin nyo sa inyong mga ticketing agency kung magkano yung amount na pera na dapat dalhin on cash. Tapos yung sa mga gold naman, kung marami kayong mga gold na dala, maganda po siguro kung meron kayong mga resibo just in case magtatanong sila, meron po kayong ipakita ang resibo for that. Okay, pero ang pinaka-tip ko lang po dito mga kabayan, kung kayo po ay mag-flight, bago kayo mag-flight, kailangan i-make sure nyo muna na alamin sa inyong travel agency or sa airlines company na inyong sasakyan kung ano yung kanilang mga do and don'ts. Okay? Lalo na po yon sa check-in. Pag kayo ay nag-check-in. Saka ina-advise ko rin po sa ating mga kababayan, kung kayo ay magbibiyahe, make sure na magdala kayo ng mga digulong na bag, yung mga trolley bag, kasi mas mas convenient po yung pag-travel nyo pag hila-hila na lang po kayo. Huwag yung mga backpack na malalaki na ilalagay, ibubuhatin nyo kasi pagpapawis na lang po kayo din, hindi po siya advisable para sa akin. Okay, mas maganda po yung trolley bag kasi hila-hila lang po tayo dyan.
Okay, tapos advice ko na rin kung kayo ay magdala ng laptop, make sure na yan ay fully charged kasi madalas po yan binubuksan doon sa airport. Tapos kung kayo ay mag-travel, base sa aking experience, maganda kung magsuot kayo ng garterized na mga pantalon. Huwag na kayo magsuot ng belt kasi pagka pasok-labas sa airport, lagi po yan tinatanggal. So, maganda po kung kayo ay naka-garterized na ran or na shorts or pantalon or mga jogger para hindi na kayo magtatanggal doon sa airport kung kayo ay mag-travel. So, yun lang po siguro mga idol, no, para sa ating video for today. Again, guys, lagi nyo pong i-ask sa inyong mga travel agency at saka i-check nyo po sa airline company ng inyong mga airlines pa-uwi or sa inyong pag-travel. Para po malaman natin, palaman nyo kung ano yung mga dapat nyong gawin bago kayo mag-travel. Okay? So yun na po mga idol para sa ating video for today. Again, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, don't forget to subscribe at hit yung notification bell para ma-update kayo lagi sa mga videos natin. Thank you so much sa lahat. Bye-bye. God bless.